Nakadelibre yung ano ko. Hello. Nasaan na yung topics natin? Nasaan na yung mouse ko? Ayun. Haya! Heyo! Argel, what's up? White Blue, what's up? Malakas ba yung music o okay lang? Go live on Facebook. Umuulan ng budget flagship sa China. Eh, China number one. Wow, ang tagal ko nang hindi nagamit yung pang China number one. Ano yun eh, sa pa mga PUBG yun eh. Ito topic ba yung Note 10 Lite ni Sir D-Max? Wala pa nga lumilitaw na ano, information tungkol dun eh. Joke time lang yun. Dewan ko, there's a possibility mangyari yun. But hindi ako interested. Napaka-corny yun. Bakit magkakaroon ng Note 10 Lite eh, may ni S10, Note 10 na? Napaka-bobo na ng Note 10. Napaka-light na ng Note 10. 1080p display, wala pang micro SD slot. Paano ka gagawa ng light? Paano ka gagawa ng light ng Note 10? 1080p na nga yung display, bababa, hindi ka na mga pwedeng bumaba sa 1080p display. Hindi ka na pwedeng bumaba sa walang headphone jack. Wala na kang headphone jack eh. Hindi ka na pwedeng bumaba sa walang micro SD slot. Ano pang gagawin mo doon? Paano pang gagawing light yun? Ano, bababa mo yung processor? Bababa mo yung RAM? May gulay. Anong ginagawa nila? 720p tas test LCD. Plastic build. Yun, pwede plastic build. Hindi. Malabo yun eh. Bakit pa nila tinawag na light? Dapat ba't pa tinawag nilang note? Masisira lang pangalan nila dun. Feeling ko bababaan yung processor tsaka RAM. Pero ewan ko, ang labo nun. Sino bibili nun? Sino bibili nun? Ewan ko, nagkakagulo-gulo din na rin si, ano, si Samsung eh. Kasi bumaba yung sales ni Samsung talaga. Admit ko naman na hindi ganun ka-interesting yung mga Samsung phones this year, no? Mas lalo akong hindi na-interest dun sa Note 10, Note 10 Plus, di ba? Siyempre, wala siyang headphone jack. Even though Samsung user ako, I like my Samsung S10 Plus, I admit hindi siya ganun ka-competitive. Well, hindi naman not competitive, but more like hindi siya ganun ka-interesting sa market ngayon. Even though, the thing is, kasi hindi mo, pwede mo pa rin siyang ikumpara sa, ano eh, sa S9 eh. Or Note 9 eh. Mag-Note 9 ka na lang. Huwag ka na mag-Note. Eh, di ba? Bakit ka mag-Note 10 Lite? Sige nga, sabi mo nga sa akin. Bakit ka mag-Note 10 Lite kung meron namang Note 9? Nasa na ba yung... Maganap tayong browser na pwedeng gamitin dito. Meron pa pala akong bukas dito. Close natin yan. Nga tayo, Lazada. Lucky po, what's up? Nababa pala yung camera ko, no? Ano na yung, mapuputol na yung ulo ko, eh. Pag umupo ako ng ganito. Yan nga. Note 9. Ayan, no? Magkano? 30,000. Mahal pa rin yun, ah.
36,000. Brand new nga lang. Ano to? Official ba to? Hindi siguro kasi pangit yung graphics eh. Winhotek. Ano pangalan Winhotek? Meron siyang Call of Duty plus free shipping. Pwede ka maglaro ng Call of Duty plus free shipping. Bakit ka bibili ng light? Ito nga, 6 gig na nga ito eh. Oh. Oh? Joke time. Anong version ito? Exynos or ano? Hindi ko alam kung Exynos ito. Or Snapdragon. Bagong ligo ako, may tubig pa sa tenga ko. Let's see. MediaTek po ang Redmi Note 8 Pro. Yes, MediaTek yung Pro. Mamaya, pag-uusapan natin. Mag-Realme X2 Pro na lang ako if 25K ang light. Wow, Realme X2 Pro. Teka nga, ilalabas ba sa Pilipinas yan? May invite ako dyan eh. Kaya lang, na ano na yung Realme. Natin. Ah, hindi. XT launch ito eh. Realme XT. Lalabas sa October 29. Grabe naman yun. Ano ba yun? Ha? Hindi pa ba bakasyon yun? October 29 yung lunch? May gas. Si mag-Halloween costume ba ako dyan sa Realme XT lunch? Sir, ba't nag-855 plus pa kung magkakaroon ng 865 this year? Well, ano yan? Well, ang masasabi ko sa 855 plus, the reason why nangyayari yung ganyan is because masyadong magulo ang smartphone industry. Ano ba masasabi ko dyan? So, the reason why nagkakaroon ng mga mid offering ng processor is sa buwisit na competition ng smartphone industry. So, kasi nung past few years, syempre 830, 820, 835, 845, 855, diba? Pero ang nangyayari kasi yung mga nagla-launch ng phones late in the year like si Note series, si lahat ng nagla-launch ng mga late in the year, no, late October launches. Napupunta sila doon sa mga lumang processor, napupuntahan sila ng processor na ma-obsolete ng early in the next year, no. If you think about it, katulad ni Zenfone, ROG Phone 1. Si ROG Phone 1 nahuli sa launch ng smartphone. So, ang nangyari sa kanila is they used the Snapdragon 845 late in 2018. So, ang problema nun is pagdating ng 2019, immediately Snapdragon 855 na lahat ng mga processor, no? Huling-huli na agad si... Yun ang problema ko sa mga product launches ng late in the year because nahuhuli sila sa processor. Because the processor launches early in the year. So, ang nangyari dun is nakuha ni ROG Phone 1 is the Snapdragon 845. And then, 3 months later, nagkaroon na ng Snapdragon 855. So, ang ginawa nila... Hindi ko alam kung si Asus mismo yung nag-pressure na mangyari ito. Actually, si Asus ROG Phone, ginawa niya, is nanghingi pa siya ng overclockable binned CPUs from Qualcomm.
for kung sino man yung gumagawa ng CPU na yun. Nangisi sila ng bin para pwede nilang i-overclock a little bit more. So ngayon, imbis na sila yung nag-overclock mismo, feeling ko si Asus din yung medyo malaking proponent dito, is nag-request sila ng higher ano, ng higher version ng Snapdragon 855 para pwede sila mag-launch ng smartphone later in 2019 na better than Snapdragon 855, quote-unquote, better than Snapdragon 855. So that makes it more worth to wait for the Snapdragon 855 Plus. And also, hindi siya mau-obsolete agad pagpasok ng Snapdragon 865. Kagaguhan lang ng smartphone industry yan because napaka-boring na ng smartphone industry ngayon na and then napakabilis na ng iteration ng smartphone industry ngayon that they want a new processor every 6 months. They want a new processor. Actually, they want a new processor every new product launch nila. Yun yung kabulokans ng smartphone industry ngayon because ganoon na talaga ang buhay ngayon is there's nothing new in ano ba? In the world, ano ba? In the sun. There's nothing new in the sun anymore. Kailangan nila nang pwede nilang sabihin na, oh my God, bagong feature. He added the 2 megapixel macro lens. Oh my God. You can't live without 2 megapixel macro lens, boys. So, there's nothing new in the sun anymore. And that's how we're living in 2019. Wala nang bago sa mundo ngayon. Nakita nyo si Oppo Reno 2? Sabi niya, super steady video. Ano yung bago ba yun? Lumang-luma na yun. OIS, Diyos ko, 19 kopong-kopong pa may OIS sa mundo. Anong Lazada? What do you mean Lazada? Talos si Xiaomi sa Realme X2 Pro. Oh, ano mangyayari sa X2 Pro? Lalabas ba yan dito? Farmer Sanchez, what's up? Were you at ESGS? No, hindi ako pumunta ng ESGS, Kuya Rainer. Medyo busy lang this October. October. No, but hopefully next year. Hindi naman nagbi-B-boy, but nag-mention na naman kay B-boy kanina si Kuya Johan eh. Guys, anong month ang peak season na madami bibili ng smartphone? November or December? I wanna say November. Pero, hindi. I'm gonna say December na lang. Kasi, sa Pilipinas, ang number one reason kung bakit bumibili nyo yung tao ng smartphone is ano eh. Sa... Sino nagre-redact ng mga message nyo? Bakit nyo nire-redact mga message nyo? Ano sinasabi nyo? Pinakamadalas bumibili yung tao ng phone because of Christmas bonus. Question lang, is the Helio P23 a subpar processor? Hindi ko siya pipiliin for sure. Brian Acabado, nagmumura oh. Galit na galit oh. Madedemonetize tayo dyan, Brian Acabado. Joke lang. Demonetize, wala naman tayo monetization sa channel na to eh. Helio P23 a subpar processor? I would think so. Depende kung saan mo siya kukumpara, pero kung ako yun, hindi ko pipiliin yun. I would go a Snapdragon 660 at least. Ano meron? Ah, okay. Walang kwentang email. Lamang na lamang ang ipon kaysa pixel in cameras. Well, I guess totoo yun. I guess wala na tayo masasabi ngayon sa ano, sa buisit na pixel na yan. Napaka-boring yung pixel. Wow! I can use my hand to do wavy wave! Wavy wave! My God! By the way, our wallpaper is brought to you by Zenfone 5. Ano ba to? Zenfone 5 the standard. Yeah. Galing sa isa sa mga screenshot ko ng aking video. Baka sabihin nyo sponsored by Zenfone. Wala na pong Zenfone ngayon. Dead na ang Zenfone. Wag na kayong mag... Hindi sponsored yan kasi dead na Zenfone. Wala mag-i-sponsor ng Deadphone. Deadphone 5Z yan. Deadphone 5... Ano yun? Regular 5...
Dead Phone 5. Yung Android 10 ba forced na lahat ng manufacturers to implement? Nasaan nga pala yung comment system ko? Magana ba yung comment system ko? Pasensya, matagal na akong ninagano, nag-i-stream. Okay, magano naman, ish. Kailan siya lilitaw? Ang kati ng pa, ng nuko ah. Ayun, gumagano siya. Yay! Professional streamer! Eee! Kailangan ko na lang ng whiteboard. Kailangan ko ng ano. Alam niyo ba yun? Yung mga... Hindi kayo nanonood ng mga Twitch streamer na chicks na babae. Kailangan meron sila ng ganitong board na susulatan pag nagdo-donate kayo. Yan. Thanks for donating. Love, love. Ganyan. Thanks. Love you. Tapos gagawa sila ng heart na gano'n. Yan. Yan. Hindi nyo man makikita. Ayun. Kasi yung board ko ano lang eh. Green and black eh. Hindi mababasa eh. Hey, what's up, Kuya Norms? Sir Alex, naka Spotify and YouTube Premium ka ba? Thanks. Spotify Premium, yes. Kasi sa Spotify galing yung music natin. Yan. Naku, curious man kayo. Debunk lang yung mga YouTube ano natin. Debunk yung mga YouTube secrets natin. Paano nagkaka-music si Kuya Alex? Yan. No copyright sounds. Tag dito. YouTube Premium. Wala ata kasing YouTube Premium sa Pilipinas, di ba? So, hindi rin ako makakuha. Plus, naka-ano ko eh. Hindi ko kailangan ng... Naka-adblock ako. Alam ko naman kayo mga bilim... Puti na lang yung mga mobile phone, walang adblock. Pixel sucks right now. Much better iPhone 11 series. Android fan here. I mean, the affordable ones using 660. Yeah, go for a Snapdragon 660. Or just anything, Snapdragon 625 or better, siguro. Fan sign, yep. Ayoko lang kasi, hindi kasi, okay, never ako nagkaroon ng, kahit yung Helio P60, Helio P70, hindi ganun kaganda. No. Don't do it. Just get the 625, 630? 635? 650, meron ba 650? Hindi, pangit yung 650, di ba? 660, 665. Ang mura na lang, Diyos ko, kumuha ka ng Redmi Note 7. Diyos ko naman. No. Just say no. Say no to MediaTek. Say no to MediaTek. It's hot. Okay, admittedly, baka may point si ano, si... Hindi natin alam kung magiging maganda o pangit. Supposedly, may mga galit sa Helio G90 Tini Redmi Note 8 Pro. And then may mga sabi na hindi daw ganun kapangit. I don't know. Hindi ko pa nasubukan personally. I'm gonna save my judgment until matest ko siya personally. Iniintay si D-Max. Bakit naman? Any other Android? Kasi binabash natin si Pixel. Dahil ano? Any other Android phones equals better Pixel equal better iPhone 11. Ang harsh naman. Harsh talaga. Wait, ako ba yung sinasabi mo ng harsh? Basta just the, napaka the world that your life is too short. Life is too short to go for a MediaTek processor these days. Ang mura na ng processor ng MediaTek ngayon. Ang mura na ng ano ng Snapdragon ngayon, Diyos ko naman. Lipas na time ni MediaTek. I'd say so. Pero hindi, okay. May... Ang kailangan kasi gawin ni MediaTek is to become competitive again. Hindi lang competitive kasi. They need to be more competitive.
Hindi ko alam kung anong ginagawa nila dun eh, but they just don't have the quality of the processor. I don't know why. Tama naman kaya ang Realme nag... Yeah, tama yun. Nag Snapdragon? Yeah, of course. Better. Much better. Wala talagang patutunguhan yung ano yung MediaTek so far. There's just wala eh. The performance isn't there, the gaming isn't there. It just never ako nakahawak ng MediaTek processor phone. Nakikita ko yung UI niya smooth. Hindi ako never ako nakahawak ng MediaTek phone na sinasabi ko walang bagsak ng frames habang nagsa-scroll lang ako sa UI. Like, what? Napakadali lang nun ah. Magsuscroll ka lang sa ano, sa screen mo. Gloload ka lang ng app drawer. Never pa ako nakakita ng MediaTek phone na hindi kaya, na kayang mag 60 FPS walang bagsak sa ano, sa home screen. Hindi ko alam kung bakit. Okay? Hindi ko alam kung dahil sa power management niya. Hindi ko alam kung dahil sa software. Hindi ko alam kung sa software mismo ng gumagawa ng phone, hindi mismo doon sa gumagawa ng processor. But, nagkataon lang na not one phone na MediaTek ako nahawakan na hindi bumabagsak yung frames pag nagsuscroll ako. Okay? Scrolling lang. Scroll. Scroll. App drawer. Scroll. Scroll. Hindi ko alam kung ano ginagawa nila doon. Baka sobrang aggressive ng power management nila. Na pati lang yung scrolling, sinasabi niya, hindi niya kailangan ng 60 FPS sa scrolling. Hindi niya kailangan yan. Kalimutan mo na yan, gagong yan. User lang yan, tayo yung may-ari ng manufacturer ng phone. Babagsak natin yung frame rate natin pag nagsuscroll si Alex. Now, ano, ito yung magandang tanong for everybody, no? Importante ba sa inyo yung speed ng scrolling? Importante ba sa inyo na yung paggamit nyo ng phone is mas smooth? Kasi siguro may mga tao na walang pakialam kung smooth o hindi yung phone nila eh. I know, may mga baliw sa mundo, pero siguro may baliw din na tao na parang hindi smooth yung scrolling, pero wala lang. Wala silang pakialam sa mundo. Ako kasi importante sa akin yung scrolling eh. Importante sa akin na ginanong ko gagalaw siya nang walang ganun. Hindi siya ganun. Walang ganun. I don't know. May mga taong shut up Google. What the hell? May mga tao na parang, syempre magsuscroll sila, may kausap sila. Ah, isa pong hamburger. Ah, nagsuscroll siyang gano'n. Ah, tsaka dalawang soft drink, gano'n. Syempre, hindi importante yun pag nagkaganon sila. Pero ako, importante sa akin na mabilis yung scrolling sa akin. Kasi even though hindi ako madalas mag-gaming sa phone ko, ang dalas ko nagagaganon, lahat ng dami kong ginagawa, unlock, swipe, Facebook, scroll sa Facebook, home, Twitter, scroll, home, switch, punta sa Google, magbasa ng news, home, punta sa Reddit, magbasa ng Reddit. Kailangan mabilis yun, kung hindi, every time may frame drop, every time may ano, merong nagkakaroon ng konting aneurysm sa ulo ko. Alam niyo yung aneurysm? Nagkakaroon ng every time may parang sumasampal sa ulo mo, nababawasan yung kasi yung train of thought mo, humihinto din yung train of thought mo. Nai-interrupt yung train of thought mo kasi magso-scroll ka. Gaganon siya. That's why importante nagda 90 FPS yung mga displays ngayon. Yung phone displays ngayon. That's why MKBHD hindi niya mabitawan si OnePlus 7 Pro. Kasi importante yung speed of navigating the interface. Because
I know hindi siya application. I know na hindi ka naman naglalaro ng games, right? Sure, sa games malaking importansya yung maraming FPS. Pero kung nagsuscroll ka, technically wala namang importanteng impormasyon dyan. Pero yung pero subukan nyo kasi. Subukan nyo lang na bawasan yung frames nyo sa ano sa monitor nyo. Like gawin yung 30 FPS yung monitor nyo. Subukan nyo lang. Magsasawa kayo. So ganun din yung paniniwala ko sa ano. Gawin natin 30 FPS. Sasabog yung ulo ko dito. Oh my god. Naka 60 FPS tayo yung stream ngayon, ha? Yan, ganyan nyo yan. Oh. At the same time, iba pa yung nasa phone. Kasi yung nasa phone, hindi standard 30 FPS yan. It's 60 with stutters. So the 60 with stutters is even worse than just standard 30 FPS. 60 with stutters is worse than just 30. Oh my god, di ko kaya to. Gian Andre, what's up? Anyway. Hindi, pero yun na nga. May mga tao talaga na hindi masyadong... Alam mo yun, yung may mga tao na yung hindi malaking importansya sa kanilang user interface ng phone. That type of person typically only needs the phone for they don't use the phone as much as we do, kumbaga. Kasi if in my opinion, most people will sa atin sa BTS community at least, will use the phone a lot. And hindi pasado yung interface na hindi 60 FPS sa akin. Anyway. I know, masyado bang Ishnabero. Ishnabero yun siya, Alex. Hindi pa pasado yung 60 FPS. Yung may stutter. Anyway. Magsimula na tayo na show. Nasaan na ba? Happy Halloween po sa inyo pala. So better Note 8 than Note 8 Pro. Yun ang magandang tanong, sabi ni Lucky po. Ayoko magsabi ng tapos, pero sa tingin ko mas gusto ko yung Note 8 kaysa Note 8 Pro. Ayoko magsabi ng tapos daw. Just go for a Snapdragon. Just go for a Snapdragon. I think historically naman na-prove na natin na wala talagang There's no reason to go for a MediaTek these days. At today's standards, meron at meron nagni-nitpick ng scroll speed or scroll smoothness. Kasi napakaliit na bagay na lang yun. Kailangan makuha na natin yun. We should always nail that 60 FPS scroll speed. Kasi ang kalaban mo dyan is, ang standard mo dyan is, let's say, iPhone. Si iPhone dati was the legitimate number one dyan sa mga user interface scroll speed. For many a year, problema ng Android was the lag. For many years, Android's main problem why nobody wanted to use it, or at least, you know, people hated the lag. So, ganun pa lang, simula pa lang noon, lag na nga yung problema ng Android. That means people actually care about smoothness of the interface. Napapansin nyo pagka yung phone laggy or hindi sumusunod, minsan dalawang beses ka nagsaswipe. That's, alam mo, maliit na bagay yun sa tingin mo maliit na bagay lang yun, dalawang beses ka magsaswipe. Pero malaking bagay yun for satisfaction. Customer satisfaction. User interface satisfaction.
So, yun lang masasabi ko doon. Anyway, hindi ko alam pa paano tayo magsisimula sa topics, but let's start with something, I guess. Oh, meron pala akong isa pang bukas na window dito. Dala-dalawa pala yung window ko. Okay, close that. Galaxy Fold. Basahin na nga natin si Galaxy Fold. Hindi ko nabasa ito eh. Ano bang... Okay. May email sa akin about Galaxy Fold. Lalabas ito sa Pilipinas. Okay. Coming to the Philippines soon. Okay. Kailan siya darating? Ala! Ano nangyari sa aking email? Kailan siya darating? Wala, walang information. Okay. Samsung will further elaborate on its plans in the Philippines to ensure every aspect of the Galaxy Fold is experiences as extraordinary as the phone itself. Okay. So, wala din. Not much of news there is there. Wag na nga yan. Wag na tayo masyado magano. Mate 3030 Pro. Nakita nyo na to before sa ating community. It's like 35,000. Nasa na yun? 34,990 and 51,000. Actually, medyo mababa yung price ni Mate 30 Pro. But it's kind of like yung P30, P30 Pro in pricing. But ang tanong is, sino interested sa Mate 30, Mate 30 Pro? Siguro si Kuya D-Max, kaya lang wala naman, di naman bibili si D-Max. It's like, anong gagawin natin dyan? Wala. Supposedly, meron ng way to install Google Apps, but, oh man. That's talking about forked Android, man. Ano ba yung sino nagtanong ng ano, ng Android 10? Yung Android 10 buffers na lahat ng manufacturers to implement fully yung features ng OS like camera to API, full HD streaming, etc. I don't think so, but at least ang mangyayari dyan is si Google is forcing manufacturers to implement Android 10 by next year daw. By next year. So lahat daw ng lalabas na phones, lahat daw na lalabas na phones in 2020, supposedly magiging Android 10, but I don't know. Alam nyo, kasi ang problema kay Google is gusto nilang gamitin ng manufacturers yung most modern Android experience, but there's no incentive to use the most modern Android experience anymore. It's beside the security updates ni Android, wala na tayong pakialam kung Android 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halos lahat tayo naka-Android 7 or 6 or 8 or 9. And then wala namang much difference in feature set ng 7, 8, 9. O nga, okay, meron dark mode si Android 10. Wow! Mamamatay ako kung wala akong dark mode. Oh no! Everybody is using a skinned Android fork. Parang na... Tapos kumak... If anybody... Para si Huawei siguro interesado sa Android 10. Bigyan nyo kami ng Android 10, lalagay namin yan, no? Instant. Pero mga manufacturer, walang pakialam sa ano? Sa stock Android, wala. Kaya yung consumer, wala kang pakialam sa stock Android, eh. Nobody cares. So, nobody cares about... Taas yung kakamay nyo. Sino interesado sa Android 10? Importante ba may Android 10 kayo ngayon? Taas yung kamay nyo. Interesado ba kayo sa Mate 30, Mate 30 Pro? Samsung si D-Max. O di, ano, interesado siya sa Fold. Field. Ben. Ano ba pag-uusapan natin? Pag-uusapan na natin si... si... Redmi Note 8. Actually, may unit tayo dito pero hindi ko pa binubuksan. Hindi ko na rin i-unbox ngayon kasi gagawa ko na rin ng... Yan. Gusto nyo, tignan natin yung laman eh.
Hindi natin i-unbox, pero titignan ko yung... Wow! Unboxing! Kailangan malaos na yung unboxing videos. Sa ito lang. May features daw live caption. Oof! Diyos ko. Yung Pilipino, kailangan sa tingin nyo gagamit noon. Hindi! Napaka ano. Okay, so... Nakita nyo, pansin nyo yung mga bagong features ng Android, ano. Halos lahat is first world, ano, first world problems. Si Android. Kasi tapos na yung ano functionality for us third world losers eh. Loser third world users. Wala silang pakialam sa atin. Pakialam nila is they want more assistant bullshit. They want more Google Cloud privacy bullshit. Right? Nawala na yung paniniwala na gawa tayo ng better features for users. No, but more like AI, smart stuff, cloud, and bullshit. Wala na. I don't know kung ubus na yun talaga. Wala na tayong pagpatutunguhan sa Android ecosystem. Kasi meron na siyang split screen. Meron na siyang, multitasking and whatnot. I don't know. Dark mode, yun lang ang bibigay natin. Interesado ako sa Android 10 kung fully implemented on camera 2 API. Para yung mga camera apps na gusto ko ay pwede ma-install sa phone. Meron Filmic Pro, etc. True? Okay. Maybe? I think that's a very niche... Niche... use case, but yes, okay, may improvements nga. Like I said, Cavite Tech, what's up? Yay, it's Cavite Tech! Compromise on Google pa despite some issues pa rin. Yeah, may issues kasi. Pag-usapan natin si Pixel 4 after this. Kung gano'n. So, we have Redmi Note 8. Ito muna, 8 muna. Redmi Note 8 is a replacement to the Redmi Note 7. And it's basically almost the same specs. Ish, but slightly improved processor, slightly improved body. Pwede mo nating, meron ba akong Redmi Note 7 dito na ano? Pwede ba natin side by side? Walang picture. Ayun! Baka hindi nyo mapansin yung difference. May difference po yan. Ala, saan nagpunta? Iba na naman yung napindot ko. Saan napunta ang buisit na ano? At... ano nangyayari dito? Nasaan yun? Redmi Note... There we go. Shhh! Hirap dun ah. Dami natin pinaghirapan ah. Okay, tignan natin yung difference in terms of specs. Taas ko pa ng konti. Okay. Spot the difference. Redmi Note 7 is... may typo ako 99990. So ang pinakamababang price is 7990 and then 9990. Wala siya tapos 11490 yung highest ni Redmi Note 7. So okay. So the difference is Snapdragon 665 660 para silang 2340 by 1080 IPS display without drop notch. Parehong 48 megapixel plus 5 megapixel depth sensor pero si Redmi Note 8 may ultra wide, may macro, may depth. Front camera is 13 megapixel, aral silang Android 9. It starts with 3GB RAM, 32GB ROM. Okay? And then ang pinakamataas is 4GB RAM, 128. Dito nagmura yung 4GB RAM, 128, naging 10,000 pesos na lang. But that's 6-7 months of difference, but
You get a rear fingerprint scanner, USB Type-C, 3.5mm headphone jack, IR blaster, and that's it. So, ang difference dito. Difference dito, Redmi Note 7 and the Redmi Note 8, basically, Snapdragon 665 mas upgraded. More cameras sa likod. We have an ultra-wide. We have a macro. That's it. And then, mas mura yung 4GB 128. 9,990 na lang imbis na 11,490. That's it. That's the difference. Like, there's nothing new in the sun anymore. There's nothing new in the sun anymore. It's just what? Okay, 7 months later, there's a slightly upgraded Redmi Note 8. Same price. I know, Redmi Note 7 still stands as one of the better phones out there. I'm gonna say the Redmi Note 8 is probably gonna be one of the better phones out there again for another 6 months. But if you already have a Redmi Note 7, I don't think you need one of these. There's so little changes here. Hey, Kuya D-Max, what's up? Build na ako PC sa December, kuya. May ipon na. Aba! Kuya Alex, gamit ko ngayon Nokia 8110 na nakaw Zenfone Go ko. Wow, rip. Rip. Zenfone Go. 8110 keypad live pero may wifi naman kaya nakaka YouTube. Yun lang. Pareho kayo ni ano ah. Minamalas kayo ni Kuya Bench. Si Kuya Bench na ano, na budul-budul. Budul-budul. So that's the Redmi Note 8. I think it's... okay, so in terms of design pala, mas maniipis na yung bezel ni Redmi Note 8. Huwag kayo mag-alala, gagawa natin ng video karera unboxing si Redmi Note 8 pag nalibre tayo. And then, meron ng Redmi Note 8 Pro. Ito na yung MediaTek. So, kakaiba ito. Pati yung design niya sa likod, tingnan nyo. So, pareho pa rin ni Redmi Note 7 yung design sa likod ng Redmi Note 8. Meron pa rin siya, nasa upper left corner pa rin yung cameras. But, haba na nung camera niya. Apat na ano nangyayari sa mundo natin ngayon? Ano pong may isip nilang extra camera sa tingin nyo? Kasi ito kulang pa to eh. Meron siyang 48 megapixel, may 8 megapixel ultra-wide, may 2 megapixel depth, may 2 megapixel macro. Bakit wala siyang telephoto? Eh di dadagdagan nila ng telephoto yan next year. Oh. Okay. Ano pang maiisip nila? X-ray? X-ray camera? Ano pang maiisip nilang photography style? Ano pa bang pwedeng maiisip na ano? Hindi naman ultra-wide. Meron na tayo ultra-wide. Ultra-wider-wide? Super tele-tele-tele-tele-photo? Mega-mega-mega-mega-mega-depth macro? Ilang sensor yung... Hanggang ilang sensor tayo? Kasi ako nandidiri na ako sa dami ng sensor na to. Natitripophobia na ako sobra. And then natira tayo ngayon sa Redmi Note 8 Pro. Tripophobia pa rin, marami pa rin ano. Ito yung Pwede ba akong mag-rant? Konti lang. Hindi sa ano ah, hindi ko sinasabing pangit yung mga phones. But the current trend of many cameras is also ruined by their industrial design. Bakit ang daming design ng camera? Bakit when you have a cluster of cameras, why do they not make them look the same? Why is there an outline? Why is there a silver outline on one camera, a sort of greenish
tint on one camera, there's a fingerprint scanner on one, and they just don't, it just, what, who taught minimalism? Minimalism! Minimalism, please! Why can't they make that minimum? Why is there a laser autofocus module here and a flash there? Why can't they just put the- Ito ah, ito lang ah. There's a green circle thingy. There's a long oblong thingy with OPPO design for Reno, two flash modules, a circle thingy, hybrid zoom thingy, circle thingy, little circle thingy, even little circle thingy, and another little circle thingy! You know what I'm, you get what I mean? There is, I don't like the multiple design language design that they're going with here. On most of these, hindi lang si Oppo Reno, hindi lang si ano, a lot of these brands are going with throw motherfucking anything in the fucking bucket of design. Just throw everything into the fucking wall. It's all about humanity. Wala pala ako na hands-on na itim. Meron ba ako na hands-on na itim? This is no slight against any of these phones. But holy crap, their design is so busy. Busy. Okay, tama na yun. Tama na tayo dyan. So, pansin ko kay Alex, kaya nagstay ang iPhone sa same 12 megapixel nila. You see, iPhone nga, puro bilog eh. Pero maganda pa yung puro bilog ni iPhone kung tutusin. But they should have made it black. They should have made it all blacked out, no? So let's talk about the Redmi Note 8 Pro. It's got the first 64 megapixel camera on the phone right now. And then I think, I don't know which one that is, but I'm guessing yung nasa taas. And then meron siyang 8 megapixel ultra wide, meron siyang 2 megapixel macro, and then meron siyang 2 megapixel depth. And then front camera is 20 megapixel. Okay. So in terms of rear cameras, ang main difference siya lang sa Redmi Note 8 is 64 megapixel. Kasi Redmi Note 8 is 48 plus 8 plus 2 plus 2. In terms of Redmi Note 8 Pro, it's 64 plus 8 plus 2 plus 2. So ang main difference niya is 64 megapixel versus 48 megapixel. Does it matter? Probably not. Maybe slightly better. I don't know. Needs to be investigated. Some people are saying hindi siya ganun kaganda. Some people are saying
You know, it changed their life. So, anyway. Yung macro, we need to test pa rin. I also want to test other macro. May mga iba pa tayong units dito eh. Actually, kailangan ko mag-testing. This one, it's not a Reno, but the A9. I think ito may macro ito, right? Yeah, it's quad camera eh. So, there you go. Oppo A9. Actually, mas interesado ako sa ibang gamit ko. So, meron tayong ano eh. Meron akong ibang review units na mas interesting sa akin eh. Si Fujifilm. Yan. Fujifilm XA7. Alam ko baligtad yun. Baligtad tingin nyo. But XA7 yan. And then meron akong Dell laptop na nire-review. By the way, may Alienware na sa Pilipinas. Sorry, masyado tayong tangent. Maraming tangent ang usapan natin, but yan, meron din tayong Dell G5 review unit. So, actually mas interested ako doon kaysa sa mga 48 megapixel. But admittedly, hindi naman ganun, medyo interesting si Redmi Note 7 na impressed naman ako. So, want to test that. Anyway, isa sa masasabi ko dito is, si Redmi Note 8 Pro, in terms of my handling of it, no, ang kapal nung camera bump niya. Ang kapal nung camera bump. So, the phone is okay, but pag hinawakan mo yung bandang camera bump niya, and matulis yung camera bump niya, hindi yung parang gradual na soft, no? Ramdam na ramdam mo yung camera bump niya. Plus, yung fingerprint niya, nandun mismo sa ilalim ng camera. Yung fingerprint sensor niya, nandun mismo sa ilalim ng isang camera lens. So, ramdam na ramdam mo talaga yan, kasi lalagay mo talaga yung finger mo dun eh. But that aside, let's talk about the specs, no? Same display, 2340x1080p. We have a Helio G90T processor, which is a new gaming grade processor daw ni MediaTek na hindi ko masyado pang tinitesting. Yun na nga, yung cameras are 64+8+2+2. 20 megapixel Android 9, 6 gigs of RAM. So ito yung isa sa pinakamaganda niyang upgrade is that it's a 6 gig RAM starting with micro SD. So 6 gig RAM 64 or 6 gig RAM 128 priced at 11,490 or 12,990. So 11,490 is the 6 gig 64 with micro SD. The slot is a dual slot, hindi siya triple slot. So dual SIM or single SIM with micro SD. And then it has 4,500 milliamp hour battery with fast charging and the rear fingerprint scanner and the headphone jack. It doesn't look like meron siyang IR blaster though. So, number one thing na hindi ko gusto sa Redmi Note 8 Pro, agad yung hindi ko gusto eh, no? Naglalag ako. Wait, lag. All right, we're back. Ang masasabi ko dyan is unproven yung processor. 64 megapixel is sadly magiging standard for the next several months. Alam kasi Dimax sabi niya, under display camera, front camera. Ulul. Sorry. De joke lang ko yung Dimax. Hindi ako naniniwala dyan na magiging uso yung 64 megapixel. Macro sensor for sure. Ano pa ba sinabi ko? Basta yun. Oh my god. The smartphone industry is so boring. So yun. Plus it's priced at 11,490. It's risky. Okay, ito yung masasabi ko dito. There's so much unknown with this phone.
there's so much unknown with this phone. You don't know about the processor. Hindi mo masasabi kung ano meron sa processor na to. The MediaTek Helio G90T. Hindi mo alam kung, and medyo hindi ko rin kapid yung design, yung mismong fingerprint, yung nasa ilalim ng isang camera yung fingerprint. So there's a lot of question marks with this phone. It's risky, but if you want to risk it, you might want to get it. If you want to play safe, this is the safe bet. I think this is a better, safer choice for most people, especially since 7990 lang siya with micro SD. Of course, you might want to go for the 9990 version or the 8990, whatever, bahala na kayo. But this is a little bit risky of a choice. 64, hindi natin alam. There's people na nagsasabi hindi ganun kaganda. There's people na nagsasabi maganda. And then there's people na masasabi maganda yung G90T. And then there's people na nagsasabi hindi maganda or maganda siya. So, it's risky. I don't want to risk it. I don't want to risk getting into a MediaTek processor again. So, that's that. Redmi Note 8 Pro. Ayokong bumili. But we do have a Redmi Note 8 to review. So, at least ito pwede nating gawa ng comments. So, moving from that to another many camera phone is the Oppo Reno 2. Kaka-announced sa Pilipinas about a week or so ago. Oppo Reno 2 was announced in the Philippines for $29,990 and then the Oppo Reno 2F $19,990. Pareho silang may pop-up camera. So, wala silang notch. So, kung babakang naiistorbo na ako ng music ko. The Oppo Reno 2F, 2. Okay, so wala na palang, wala ng Oppo Reno, Oppo F series. So wala ng Oppo F11, Oppo F7, Oppo F9, wala nang ganun. Wala ng Oppo F15, meron bang 15? It's just Reno 2F. And then magkakaroon na lang ng F, parang, hindi ko alam eh. Magiging Reno ba na ba sila? Reno 2F, Reno 3F, ganun. But the point here being, magsimula tayo sa Reno 2F. It's got a pop-up camera very similar to the Redmi K20 Pro pero hindi umiilaw yung kanyang sides. Di ba si Redmi K20 Pro umiilaw yung sides ng ano niya, may LED lighting siya. And we have a 4 camera sa likod. This is what I don't like. This is so busy. Their designs are so busy these days. Meron pang green circle thingy, merong malaking circle, maliit na circle, and then another maliit na circle sa labas nung itim. Then an oblong over there, an oblong over here, branding. Some people might like this, but I think it's too busy. No? There's a lot of, my issue here is there's a lot of clashing design languages. Oblongs, circles, green, blue, black, gold, small circle, big circle, parang blacked out black, or bluish black, or whatnot. Ganun na ba talaga tayo ngayon? We're just gonna have to go with these phones na sobrang busy ng design. Plus the manier the camera lenses, no, the more the lenses are going towards the center of the phone. Now, that not necessarily an issue so much, pero tandaan nyo that you are eventually going to cover the lenses with your hand. The more the sensors are, the more it has to be in the topmost area of your phone. And then the more sensors there are, there's just more problems. They're trying to avoid having sensors on the upper left. But yan, tingnan niyo hawak ko ng camera or tingnan niyo ganyan. That's not good. Basta nasa gitna siya. It's getting more and more into the center.
And that's gonna be more and more of a problem for battery size and I don't know. So we have an 8 megapixel wide, we have a 48 megapixel ultra clear main camera. Do you mean, okay. So we have a 48 megapixel standard sensor wide, and then we have an 8 megapixel ultra wide. We have a 2 megapixel mono lens. Yun pala! Okay, we have, what if magkaroon ng depth and then monochromatic lens pa? Oh my God. 2 megapixel portrait lens, which is the depth sensor. Ultra night mode 2.0. Ultra wide camera, portrait bokeh, HDR portrait apparently. Ang masasabi ko dito, okay, ito na lang. Like I've been saying all this show, there's nothing new in the sun. None of these features are new in the sun. These are old, old features put into the same, in just pinagsama-sama into one phone. In ultra wide, we have a 14 megapixel, we have 2 megapixel mono, 2 megapixel portrait. So, hindi siya, wala siyang macro apparently. Ultra wide angle video. What? There's nothing new in the sun! Smart video editor. Okay, ito medyo interesting, but I don't know kung gano'ng kaganda. 91.1% body ratio, Corning Gorilla Glass 5. Curved body, pop-up camera, nothing new in the sun, hidden fingerprint unlock 3.0. Ah, ganun pala siya, may camera siyang ganun. Up to 8 gram, up to 128 gram, MTKP70! No! 4,000 mAh battery, book fast charge, Dolby Atmos, nothing new in the sun, nothing new in the sun, nothing new in the sun. So Reno 2 pop-up camera, it's got a MediaTek P70, 8 gigs of RAM talaga, standard yun. 6.5 inch 1080p display, AMOLED, so okay, slightly better than not AMOLED. 14 megapixel plus 8 megapixel plus 2 megapixel plus 2 megapixel, 16 megapixel front sensor. And it's priced at 20,000 pesos. So, as you would expect from Oppo, this is a bit overpriced. Hindi na natin masasabing hindi, no? That's just something that... Daryl Samin, what's up? That's just something we have to expect from Oppo. It's slightly pricier than your lots of competition. Ang masasabi ko lang dito, I guess, okay yung 8 gigs of RAM. That's basically the same as my Samsung. But for 20,000... You know, they're not getting super huge bang for buck. But you're buying into the Oppo branding. You're buying into the lifestyle. You're buying into the whatnot. Ang ganda dito is the 8 gigs of RAM, the pop-up camera. I don't think there's optical stabilization here. I don't think so. Otherwise, they would mention it. They might have yung super steady. Wala, no? Di niya sinabi. So I guess that's it. That's that for the Oppo Reno 2. It's kind of an may kasamang headphone daw pag bumili ka. Slightly pricier than what we'd want, but you know, that's Oppo. So about Reno. So ito yung bago nilang parang hindi naman flagship eh. Hindi siya like Reno 10X, right? It's a mid-ranger. It's a mid-ranger priced at 30,000 pesos. This is a Reno 2. So, it has a fish... anong tawag nila dito? Shark fin front camera. Okay. Quad camera, twilight mist, iridescent finishes. So, another one of those. Ang katutak na medyo busy in design. Oppo design for Reno, green circle here, small circle here, small blue circle, medium blue circle with slightly black circle around it, then slightly blue circle with a big black circle around it, and then oblong LED light thingy. Then oblong circle design here with
pearl thingy here. Yeah, very busy. 48 megapixel ultra clear main camera with OIS. Oh, may OIS pala to. What about your Reno 2F? Tingnan nga natin. Ah, wala. Wala siyang... Walang OIS ang Reno 2F. That's what I expected. So, we have a 48 megapixel ultra clear wide camera and then 8 megapixel ultra wide and then 2 megapixel monochromatic. 13 megapixel telephoto. Okay, this one has telephoto. The other one did not. And then we have 5x hybrid zoom. So we have 2x telephoto. Wait, ano bang anong 13 megapixel niya? Anong zoom ng 13 megapixel niya? Bakit naging 5x zoom ito? Hybrid. So I'm gonna guess it's like 2 megapixel kasi na hybrid crop niya. It's not bad. And then we have a 20x digital zoom. This one is not bad. You know, they're doing they're doing a pretty okay job of doing zoom technology. Hindi katulad ng P30 Pro, but you know, that's not bad. Night mode, everybody, nothing new in the sun. Okay, so ito yung kanilang OIS thingy. So, ultra steady video brings you exceptionally clear and smooth video approaching the quality level of purpose-built action camera. This uses OIS plus EIS DAO. So, I'll take their word for it. Marami nang gumagawa nito. And I don't really know kung... So, the question here is, do they use yung ultra-wide or yung regular-wide, yung 48 megapixel? It's possible they're using the 48 megapixel with OIS. But, meron pang mas lalamang dito. If they use the ultra-wide and then crop heavily, they can stabilize yung ultra-wide. Which, what the Samsung does. Samsung S10, for example, uses the ultra-wide. Ang problema lang, less quality yung ultra-wide. No? So, if they're using OIS, EIS, okay lang. But they get more stabilization, even more, by having an ultra-wide super steady. No? I think si ano may gumawa. Ito si ano si Samsung A50s meron nun, ultra wide steady. Ultra wide na super steady but it's not ultra wide kasi kakrop siya na malaki. Video dynamic zoom. Wow. What? Nothing new is in the sun. Sound focus. These are okay features. They're slightly not so new. They're slightly new. But marami na rin gumagawa. Ito, world first pop-up camera with bokeh effect video. I don't know kung first talaga sila. Does it actually matter anymore? Okay, 93.1. Sorry, masyado... It's just the design is so freaking triggering me, man. Okay. So they just forgot the minimalism aspect of design. Anyway, Lazada, this is 30,000 pesos, 29,990. Oh, 29,000 pala. 29,990. 8 gig RAM, 256 gig ROM, 48 megapixel camera with VOOC flash charge. This is powered by a Snapdragon 730. Not exactly the best processor. The most powerful processor you can get for 30,000 pesos. Now, sino pwede mo ilaban dito? Marami. Kasi impression na rin siguro natin ng Huawei P30, right? So yeah, yun yung mga kalaban mo. Huawei P30, for example. May headphone jack ba ito? Wala siguro. Natin, specs.
Meron siyang headphone jack. Wow. Okay. Okay, admittedly, I guess hindi mo masasabing maganda yung video na stabilization ni Huawei. Huawei has a ano to? Kirin 980. I guess that's still better than a still better than a Snapdragon 730. You have to admit, hindi lang talaga ano. Reno 2, hindi mo pwede talaga i-compare sa Huawei, for example. Yung mga specs and pricing and whatnot. But that is Reno, that is Oppo. People do like the branding. So, yeah. Wala akong masabi. There's nothing new in the sun anymore. There's nothing new in the under the sun. Okay, every 48, 64 megapixel na nga ngayon eh. There's nothing new in the sun. Yung hybrid zoom, okay, that's maybe interesting. Steady mode. Okay, nothing new in the sun for 30,000 pesos. Huwag na natin pag-usapan si Redmi Note 8. Ano ba mong maganda pag-usapan? Si Dalianware medyo... Magkano ba si G5? Wow, hindi kompleto yung specs ni Kuya Dewey. G5 is 68,990. Okay. Ano pang gusto niyo pag-usapan? Wala na akong topic. Si League of Legends Wild Rift, gusto niyo pag-usapan. We hope you're as excited as we are for what's coming for. Ang daming games yung bagong ni League of Legends ngayon eh. Something else we'd like to share. Bakit Arabic yung lumilito? Some of you might even be expecting TFT isn't the only thing going multi-platform. Coming soon, we'll be bringing the League experience to both mobile and consoles. So let's take a first look at League of Legends. Bakit to lang English? Auto-generated lang. Wala na tayong topic. I think tatapusin na. Wala na tayong show. There you go. That's Mobile Legends Wild Rift. The... Why does it look so much like Mobile Legends, though? Yung interface niya is so much like Mobile Legends. It took way too long to do this, but we had to get it right. We needed to figure out how to bring a true League experience to other platforms. League to other platforms. Yeah, there you go. It looks like Mobile Legends. The interface looks like Mobile Legends, but... We're thrilled to be able to share it with you. Now, why bring League... Dinagdagan nila ng skill dito kasi sa Mobile Legends, tatlo lang yung skill. Dalawang normal, isang ultimate, and then auto attack. And then yung control niya nasa left side. I mean, technically, most games ganito talaga yung control scheme. Kahit na hindi Mobile Legends yan, ganito pa rin yung control scheme. But the placement of some of the buttons and the look and feel, it looks like Mobile Legends. Unfortunately, si League of Legends naman yung nagsimula ng ganitong look and feel though, sa PC. Sometimes tough to fit into your lifestyle. It looks like a Mobile Legends skin. One month to the next, one year to the next. You've also been telling us that you simply can't play League with a lot of the friends you love to game with. Yes, because of their lifestyles as well, but also because League takes a long time to learn. The matches are really long and so on. It's a new Rift that you can play on console and mobile. With 15 to 20 minute matches and a dual stick control scheme that's intuitive and satisfying and still super deep. Oh wait, ang ginag paano siya nag-auto attack? With 15 to 20 minute matches and a dual stick control scheme that's wait. So dinadrag niya yung auto attack niya. Oh shit, nakita niyo 'yun? Okay. Ngayon ko lang nakita 'yun.
Yung auto attack niya, may targeting system sa main camera. So once you click on the auto attack button, you drag somewhere on the screen and then susunod yung targeting niya. Ayan, hinawakan niya. So if you look over here, there's the thumb, there's their thumb trying to target up. And then ito yung targeting system ng character niya. Bita. Ah, so you target it first and then you auto attack. What? Oh, there you go. See, you drag on, you somehow seem to drag on the screen for a targeting reticule. What? Paano niya na last hit yun? Paano niya na last hit yun? Ang laki ng HP ng minion, nasa 100 plus. Ah! 71 plus 137 damage. That's 200 damage! Huh. By the way, pala, guys, some games pala babalik sa Play Park. Play Park! Yung targeting talaga niya iba, no? Taking SR and just shoving it on the new platforms wasn't going to work. To get the gameplay just right, we needed to rebuild from scratch. We spent a long time making sure this will be a true League of Legends experience. Auto. Wild Rift has incredible depth, and you can make those same badass 200 IQ outplays and team plays you know and love from League PC. Okay, I gotcha. We'll be straight with you. There are some, I mean, it looks good. The from scratch approach we've taken. We're not going to have every single champ and skin available on all platforms. And although you won't get the same unlocks between League on PC starting from scratch. I like these animations though. In an incredibly immersive way. We think this is so dope. We're just going to play this for a bit so you can enjoy it. Yay, Alistar. See Brom. Yeah. We've got so much. This is gonna be interesting. I don't know how much it'll take over the Mobile Legends marketplace. Gamings. It's definitely going to be disruptor in the marketplace. I think a major disruptor ngayon si Call of Duty though. So let's look at Call of Duty Mobile. I never played it. Panoorin nga natin. Great game, great graphics, and feels great to play. Yeah? So sa tingin nyo, ito ba yung papalit sa PUBG? Ang dami na daw nag-download nitong game na to eh. Garina pala yun eh. Ito ba yun? Ito yun, di ba? Kailan nila launch? September, yeah. This is the new one. September 27th. Have you tried this game yet, mga kuyas? Call of Duty Mobile. I don't play mobile games so much.
Worth it po ba ang Redmi Note 8 Pro for a MediaTek G90T Helio SoC? Sabi ni Kuya Daryl Samin. Hindi ako fan eh. Hindi ako fan ng medyo risky. Yun na lang sasabihin ko, medyo risky. Hindi ko feel na ganoon ka promise. Hindi siya safe. Kasi hindi mo sigurado kung kung maganda or pangit eh. Tsaka yun na nga, natutulisan ako dun sa camera bump, matulis. Yung fingerprint scanner na dun sa ilalim ng camera. It seems... yung execution ng Redmi Note 8 Pro could be better. Yun na lang sasabihin ko. Also, itim na itim pala yung yung mata ko dun sa... sa camera. Oh my God, it looks like... oh my God, horror! Horror eyes. Napaka-corny na ng show natin. Vivo V17. Oh yeah, yung pag-usapan natin. Yun ang wala akong alam. Doon ako curious. Kasi wala akong alam. Nilaunch ito last week, right? Wait. Nilaunch na ba? October 9. Wala pong website ito. Ha? Nilansya ba to? O hindi pa? Tapos na. October 9. Kuya, mag 1050 Ti ba ako or need ko pump 1060 for editing? Haha. Ayoko mag-spend masyado sa GPU. i5-9400 yung processor ko. Mura na lang kasi nung 1060 eh. Baka kaya mong B-Boy B17. Ay, tinanong nyo na naman kung nasa si B-Boy. Baka malaos na si 1050 Ti or 1060 daw. Well, magkano ba budget mo, kuya? Ang mura na lang ngayon ha. May sale pa ngayon ha. Yung GeForce, may sale sila ngayon. 1650. Ayun, 8,550. Marami, mura pa yan eh. Gusto mo, ito bilhin mo. Yan, brand new. Brand new yan. Galing sa ECPC. ECPC? RX 570 yan. Yan. Mura, ito yung medyo kung gusto mo ng target ng budget eh. 35K PC build? Saito Techman says, to make it short, pangit Note 8 Pro. Poco phone na lang. Masyado nang luma si Poco phone. Kulit, huwag na yun masyado. 35K PC build. Ano yung kasama yung monitor? Yeah, get a 1650. Or ito, RX 570. Teka lang. Ano ba ito? 4GB? Versus 1060. 3GB ba o 6GB yung gusto mo? Baka mining card. Well, hindi. Second burst hand ito eh. ECPC ito eh. Brand new ito eh. Huwag yung second hand. Pero pwede kang makamura sa second hand na mining. CUDA cores. CUDA cores. 1650 siguro. Magkano ba yung budget?
Ang mura lang ng 1650, tingnan mo. 8,000 for a 1650. Oh, may gigabyte pa na 1650, oh. Pwedeng hindi palit. Palit. Grabe yung, ano, pricing difference ngayon, ano. Nana, deads na si mining. Palit na ano, palit-palit. Ano to? Anong size? Gigabyte? Tatlong HDMI, isang DisplayPort. Wow. Daming HDMI. Yes, sa mga mining card, dahil sa amin na nakuha used, nadali ang chip and took me 3 hours mag-reflow. Oh, yun lang. Yeah, actually gusto ko magsubok ng mining card, pero yun na nga, medyo risky din. Tsaka wala rin ako paglalagyan. You know, hanap ka ng mga ganito, mga 1650. Turing yan, turing. 4 gig turing. Meron pa akong 1050s dito sa bahay. Dalawang 1050s na... Ah, actually, isa ginagamit ko. Ay, ano? Hanap-hanap na lang sa Gilmore ng mura. Why 1650 dahil sa mas a bit higher kumpara sa 10... Yeah, yan lang nga. I was at the NVIDIA Auras event last week. So far, 1660 Ti ang build na ginawa. Yeah, 1660 Ti is actually... Yun nga, actually... GG byte. Actually, gusto ko yung 1660 Ti. Pero kung papapiliin mo ako, sa 2016 ako. Ang mura na rin ng 2060 ngayon eh. Wow, 20960. Nasa 17 yung pinakamurang si, ano eh, 2060. Wala sa Lazada daw. Pero may sale si, ano, si GeForce. PC Hub. My God. O, easy PC ba yun? Yung murang graphics cards. Ang mura na ng PC, ano nga, eh, ito. Si Zotac pa to. Zotac! 17370 lang, oh. Or 18,115 sa ano. Sa shipping. Regular price, $29.30. Sino kaya bibili ng regular price? Sinong tanga na bibili ng regular price, $29.30? Kumawa ka naman, nagbayad ka ng 3,000 mahigit. More than 3,000 yung difference sa cash. My God. Yan o, Zotac yan o. Zotac. Zotac. Siyempre, meron ng 2060 Super kasi kaya bumababa na rin yung price. Pero bumababa talaga yung price ng ano. Ano ba talaga yung price ng mga gaming? Hindi ko copied yung ano, yung green screen sa ano ko. What the heck? Horror yung aking salamin ngayon. Ah, my eyes. Look into my eyes. Vivo V17. Nilaunch na daw eh. Napaka-boring na ng smartphone industry. Nauutot ako sa buka-boringan. Hindi ako nauutot. Alright, so let's see here. Vivo V17 Pro highlights its camera system. 2 front cameras, 4 rear cameras. Features a front pop-up camera, supply, whatever. 2400 by 1080. So, mas matangkad siyang display. Sobrang 675. I guess that's not bad. Fun Touch 8GB RAM 128 4100 mAh in display fingerprint. Right?
Endorsed by Maine Mendoza. Wow. Oh, yun na naman. Tingnan nyo yung design. Bakit ganyan sila mag-design? Napaka... Wala bang website si Vivo? Ano ba yan? Okay. The new ace performer. Wow! What? Bakit sila merong Disney music dito? Clear picture ba yun? Anyway. Mas maganda yung design niya kaysa sa Oppo Reno. Mas gusto ko yung design niya kaysa sa Oppo Reno. Tingnan mo, medyo may symmetry siya eh. So, scan 8 megapixel. Super macro, super wide. 48 megapixel, super clarity camera. 2 megapixel bokeh depth camera, 13 megapixel 2x optical zoom. Okay. So kompleto ng optical to. Ultra wide, wide and then telephoto. Yeah, mas maganda ang design nito kaysa sa ano? Sa Reno 2. Samsung 675 AIE. Nobody cares about your UI. Ang papakapangit ng UI niyo. Smart button. Okay, Google Assistant. Yung 480 gigabyte na e-drive ako, kinuha ko mga 2900. Bakit kailangan ng SSD? Ginawa na ng kitchen stove and look. Pangit yung mga design kasi hindi batang Jennifer. Yeah, pop-up dual selfie ito. So let's look at parameter. Ang ganda naman ng website nila, parameter. Parameter, hindi specs. Mas gusto ko yung design nito kasi sa Oppo Reno. Full view display, Super AMOLED. Camera is 32 plus 8. Ano yung 32 plus 8? Ano yung bokeh yung 8 megapixel? 48 plus 13 plus 8. Maraming megapixel itong ano na to. Imbis na dun sa 48 plus 8 plus 2 plus 2. Ito 48 plus 13 plus 8 plus 2. So 32 plus 8. Maraming megapixel ito. 2 nano SIM. Headphone jack, meron ba? Meron siguro, sabi niya, earphone eh. Earphone. Yeah, okay. And then, walang non-pro. Is it just the pro? Walang non-pro? 21,990. 22,000. Yan natin. Ito may video. Ano itong video na to? Taking selfies. Oh no, it's Maine Mendoza. Wow. And see the bigger picture. Why just take ordinary photos? Ultra wide selfie? More of life. You can shoot confidently in the dark and take surprising close ups of what delights you. The new 6 camera V17 Pro. Jesus Christ, and then nakakatakot na sa dami ng camera, dude. So it's got a Snapdragon 675, 8 gig. Ano yung nasa front? 32. May ultra wide. 32 main camera na selfie, tapos 8 megapixel ultra wide na selfie.
So, lumiit yung megapixel mo pag nag-ultra-wide ka. Hindi ko alam kung bakit. That just means wala talagang importansya ang ano ngayon. Ang megapixel ngayon. Kasi 32, tapos naging 8. Wala man lang, naging ultra-wide, 38. Naging 38. Anyway. Ayan na natin yan. So, walang non-pro, I guess. V17 Pro lang talaga siya, walang V17. Wala talaga ako alam dito. Wala kasi ang pakialam eh, sorry. Pabebe wave. yun na lang talaga siya eh. V17 Pro eh. Pre-order period October 10 to 18. Available starting October 19. So, available na siya. Alright. Hindi interesting, but if you're reacted. Ah, okay. At least may telephoto tsaka ultra-wide siya. 22,000 pesos. Hindi pa rin naman papabili. Wala siyang... Oh, Pixel. Di pa tayo nag-usap ng Pixel. I forget. Pa-baby wave phone. Oh, no. Pixel 4. Yeah. Yeah, overpriced din si Vivo. Yes, parang si Oppo lang din. Magkapatid silang kumpanya eh. Ah, yun yung night, ano nila, astrophotography. Doon ako na-interest sa astrophotography. But, overall di ako natuwa. Pixel 4 announcement. Ang problem kasi dito yung website ni Google, hindi mo ma-access ano eh. Hindi mo ma-access yung Pixel 4 website ni Google. Wala. Store. Pixel 4. Yan o. Wala eh. Hindi lilitaw kasi nasa Pilipinas tayo eh. So. Meron ba akong Opera dito? Wala siguro. Wala. Opera setup lang. Kasi may VPN si Opera para pwede natin magbukas ng ibang website. Punta na lang tayo sa I guess Android Authority. So, hindi ko gusto yung notch sa taas, of course, notch tuloy, yung forehead sa taas, of course. Yun yung pinaka, ano, wala nang notch, pero may forehead na malaki. And, gusto ko yung design, pero yung, the camera module sa likod is actually nice looking, in my opinion. This could be the better version of the squared off shape of the camera module versus kamukha ni iPhone 11, iPhone 11 Pro na tatlong, yung dalawang bilog or tatlong bilog. Medyo kitang-kita mo yung bilog. Ito nakatago siya sa glass eh. Diba? So that's the better way talaga, in my opinion, to, hey, Ate Nyaw Nyaw, what's up? In my opinion, that's the best way to, ano eh, to make a camera module bump. Isang camera module bump lang with multiple sensors sa likod. Yan, parang ganito. Yan, yung S10, ganyan. So, isang module, and then lahat ng camera itatago mo dun sa module na yon, right? I don't understand why people are designing phones that have multiple camera modules. Multiple camera modules. Maraming butas. May butas dito, may butas doon. May malaking oblong dito, may malalaking, maraming butas sa oblong na yon, pero may butas dito, may butas doon sa baba. I don't know kung natatandaan niyo yung mukha ng Reno 2, but balik tayo sa Reno 2 kung gusto niyo makita ulit yung what I'm talking about. Bakit ang daming butas? May square, may bilog, may bilog, may butas doon, may butas doon. Just make it one module. One module. One, number one daw ang iPhone 11 sa sales.
Well, I'm sure. Si Kuya D-Max ang pag-asa ng bayan. So, ang problema sa Pixel 4 and Pixel 4 XL, wala siyang ultra-wide. Meron siyang wide, meron siyang telephoto, wala siyang ultra-wide. So, I don't understand why Pixel did not go with an ultra-wide lens. Parang yun, bare minimum na yun eh. Have a wide, have a telephoto, have an ultra-wide. Otherwise, just don't do it and do it. Dahil innovation. And then, dinagdagan nila. Okay, so, the reason why for the big forehead was, meron siyang iPhone copied facial unlock feature. Na maganda yung meron siyang IR facial unlock thingy. Bukod doon, meron siyang bagong hand gesture system. Na according to reviews, hindi maganda yung hand gesture system. So, baliwala lang din. Ito, may mga magagandang extra new features sa camera, but I don't think it's that important anymore. So, ang isang nagbago, okay, isa sa mga hindi ko gusto is yung battery is maliit. So, I think nasa 3700 yung pinakamalaking baterya ng Pixel 4. Still, yung Pixel maganda pa rin ang go. Yeah, of course. Bakit ganito yung pagka... Ano nila ng specs? Ang pangit naman ng layout na yung pocket link. Kasi bakit walang website yung... Ba't di mo makita yung website? Google talaga eh. Binaban tayo ni Google eh. Okay, battery ni Pixel 4 is a 2800. Oh my God. And then Pixel 4 XL has a 3700 milliamp hour battery. Okay? Pareho silang Snapdragon 855, hindi 855 Plus. They're both AMOLED. They're 3040x1440 AMOLED, so Quad HD. And then dito is 1080p. See? Pixel 4. Bakit sabi nila pareho lang yung specs? Hindi naman pala pareho yung specs. Bakit 1080 lang sa Pixel 4? Seryoso? Yeah, malaki yung notch niya, no? $100 less. Tama, 1080p lang si Pixel 4. Non-expandable storage, so you have to get the 128 gig. Front cameras, 8 megapixel. Naku, pagtatawanan sa Asia yan. Pagtatawanan sa Southeast Asia, yung 8 megapixel na front camera. Diyos ko, 8 megapixel, kadiri! Oh yeah, stereo front-facing speakers na daw sila. Pero hindi yata yung downward firing and front firing yata yung same. 18 watts USB-C power delivery, Qi wireless charging, IP68, face unlock. So I think yung pricing nito is medyo maganda daw. So I think 799 ba yun? Bakit 800 dito? I guess 800 tsaka $900? Bakit ganun? Tama ba yun? Oo nga, 899 tsaka 799. Worth 45K yung camera ni iPhone 11. Actually, yung iPhone 11 dapat 35,000 lang yun eh. Mahal lang sa Pilipinas eh. Kasi $700 yun sa ibang bansa, Kuya Daryl. So, $700 iPhone 11, naging 45,000 pesos sa Pilipinas. Malaki lang yung patong sa Pilipinas. So, malaking problema yung... Hindi ko alam, hindi ko naintindihan yung market sa Pilipinas. Bakit si Apple nagiging 45 million sa Pilipinas? Kasi, huwag nyo tanongin si Apple. Tanongin nyo si Apple Philippines.
or yung nagpapasok ng Apple dito. Oh yeah, 90 Hz na yung display niya nga pala. Wala kasi yung website eh. Hindi natin makapuntan sa website kasi gano'n. Pag nakita na sa Pilipinas tayo ni Google, tinatanggal tayo. Hindi tayo pwede magbasa ng information about yung Pixel. 90 Hz na nga pala yung display. Bakit hindi ba nakasulat dito? Ah, kailangan nila mag-update. Ah, ito, protection. Hindi pa nila na-update yung display specs nila dito na parang lagyan nila ng refresh rate dito. P-OLED, 90 Hz. Kaya lang, 1080p lang yung Pixel 4. Bakit ka bibili ng Pixel 4 kung hindi ka bibili ka ng Pixel 4 XL? $900. 45,000 pesos ito. 46,000. Saklap naman noon, bumili ka na lang ng ano ng Galaxy S10. Hindi, OnePlus 7. Ko alam. Ang hirap ng benta nito. Ano kailangan mo, ano makukuha mo dito, anong papala mo dito? Yung wavy na ganoon. Android 10, yun ang papala mo. Yung camera, I guess, yung slightly better ano processing nila. Mahirap na ibenta to. Meron pang ano, meron pang ROG phone to. Dami kasi ng ano dito sa Pilipinas eh. Kaya nabibenta nila with a huge markup. Yun nga, huge markup lang talaga yung iPhone. Yun lang talaga. That is the sad truths. Mag-ano ka na lang. Kung ganito na lang din yung gagastusin mo, mag-ROG phone ka. I don't know. Ang hirap. Ang hirap naman i-justify nitong Pixel 4 na to. Kasi na-debunk lang yun eh. Yung handwave, hindi daw maganda yung ano eh. Yung bragging rights. Tapos syempre, import mo pa to kasi wala sa Pilipinas, no? O nga pala, wala siyang fingerprint scanner. Kasi they're relying on yung motion sense na pag lumapit yung kamay mo dun sa phone, mag-ano siya, mag-open yung face unlock module niya. And then, supposedly daw, pag nakita niya yung mukha mo, which is malaki yung wide angle siya na, oh, may insekto. Patay siya. Nakita niya yung mukha mo, mag-gagamitin niya yung face read, face unlock thingy niya. So, wala na siyang fingerprint scanner. Ang daming compromise itong Pixel 4. Why? Why they do this? I don't know. Sagwa, I don't like. Ano nangyayari sa smartphone industry? Napaka-boring ng smartphone industry. So boring, man. Status symbol kasi iPhone din sa Pilipinas kaya ganun presyo. Medyo. I mean, it's the status symbol most places, but I think, ano lang, pangit lang talaga yung part economy, part greed, part government importation issue siguro. Kaya naging 45 mil yung 7, yun dapat 35,000, 35 mil ang dapat na ano, na iPhone 7. Kaya siguro galit na galit si Kuya D-Max. Kuya D-Max, paano kung taga New Zealand ka, mura lang doon yung yung iPhone. Almorana says, hindi available sa India yung Soli Radar ng Google Pixel. Oh, really? I mean, sa India naman kasi hindi naman sila, wala naman siguro silang wala naman siguro interesado doon magano. D-Max number 1. I don't know kung interesado yung mga Indians, ating Indian friends sa Pixel. But yeah, medyo weird talaga si Google Pixel.
Kahit anong gawin mo, ang hirap ma-justify ngayon ni Google Pixel. Pixel Quattro, Quattro XL. Ang dami ng murang smartphone ngayon. Tsaka ang problema, hindi... Ang daming smartphone, di, wala maraming hindi interesting. Hindi ako interesado. Ano bang bago ngayon? Yung... Dito na lang tayo sa AJT. Samsung the best. Babalik na naman ako sa S10 eh. Ah, ang pangit talaga nung ano, nung triple camera nung Pro. Maningin tayo. Ta- hindi pa masyado nagbabago yung price ng ano. Ng... Ito, Pixel 3a pa lang to eh. Ni S10. Yan. So... Si Note 9 is 31.5 second hand. Ay, hindi. First hand yan na gray market. And then si S10e is 28.9. Grabe, si S10 na regular is 33.5 na lang. Snapdragon. 33.5. So, ang difference niya is mga 3,000, ay 4,000 sa S10e. So, wow. S10e versus S10. Huh. Hindi ko naabutan Note 8 topics. Well, okay lang si Note 8 but medyo ayokong, I don't endorse yung Note 8 Pro. Kasi risky yung processor, risky yung, I mean, 64 megapixel hindi pa proven. Tsaka hindi ko gusto yung mismong camera bump niya sa likod, hindi ko gusto. Totoo bang hindi na libre yung Google Photos, you have to pay for it na? Hindi, libre pa rin siya. But yung unlimited full-size photos upload, cloud storage, hindi na libre. Sa, if you buy a Pixel kasi dati, if you buy a Pixel 3, you get unlimited full-size photos in cloud. Tinanggal na nila yung unlimited cloud photo storage for Pixel users. So, medyo ano. Bakit ako kamot ng ulo ko? wala eh. There's not much new in the world. Yan, wallpaper ko, bago. Bagong lumang phone. Ano pa bang nakalimutan natin? Wala na tayong topics. Yeah, hindi ko gusto. Okay, so balikan natin sa Redmi Note 8 pansamantala. Bago tayo matapos. At I think wala na tayong topics. Doon na tayo sa Mi Global. Yung pakiramdam nung itong meron ba silang ano? Yung pakiramdam nung camera bump. Actually, tignan mo pa lang tong picture na to, hindi ka na ma-impress eh. Maganda ba yung dating ng picture na to sa inyo? Napaka-grainy niya, napaka very little detail dito. Grainy. Paano umalis dito? Grabe naman yun. Pinag-iayabang nila yung ganitong photo. Overblown nito. Medyo blurry yung dating ng HDR eklabo niya dito. Hindi naman mataas yung detail ng kotse. Ultra wide siguro yun, I guess. I don't know. Huh? Feeling ko low res din yung upload nila, I guess.
Ano to? Bakit may ganito? Ah, yung zoom. Okay, so ito daw yung kanyang Helio G90T Antutu score, 6,283. Powerful GPU performance. Liquid cool technology. Per 1,500 mAh battery. So ito yung ayaw ko. Yung camera bump niya, yung camera module niya, ang laki nung bump. So, ramdam na ramdam mo siya pag yung ginagalaw mo yung finger mo sa likod ng phone. Eh syempre, tas mararamdaman mo yun lalo dahil kasi nandun yung fingerprint scanner niya dun sa ilalim ng camera bump. Ano siya, oh, yun, ramdam na ramdam mo yung yung bump. Hindi ko alam talaga. Medyo question mark talaga ako sa phone na to. So many question marks. Redmi! Baka ba naglalag yung kanilang website? Wow, kotse! Drifting! The drifting turned into a processor! Well, Iron Man! Iron Man is alive! Oh no, Iron Man turned into a 15 FPS racing game! Iron Man naging Tesseract! 6GB! May 6 gigs pala si Iron Man. May NFC! Wow! It's the new Iron Man movie! Bakit naglalag yung website nila? Ah! Actually, very Iron Man talaga ng mga ganito, no? Ah! Iron Man! The Thor Hammer! Hindi talaga maganda yung camera module niya sa likod. Napaka-busy. Anyway. Maybe one day ma-figure out nila paano gawing hindi napaka-busy nung camera module sa likod, ano? One day. Si Iron Man pala nandito. Iron Man 5. 4? May Iron Man 4 ba? Lag kasi MediaTek yung server nila. Ano yung server? iPhone Pixel Cooking Stove Camera Placement Design. MediaTek. I don't know. Ah, okay, so yun ang masasabi ko. Hindi ko pa natitesting masyado. But hindi ako confident. Hindi ako confident sa Redmi Note 8 Pro. Latest news ng Samsung for upcoming mid-range phones. Plan ni Samsung na maglagay ng 10GB or 12GB RAM sa mid-range. Sana competitive yung price. Yan, Kuya D-Max. Namimiss ka lang ni Kuya Norms. Inaantay ka mag-comment. Si Kuya D-Max kasi late manood eh. Yung pinapanood niya, 10 minutes ago eh. Alam niyo ba yun? Si Kuya D-Max pag nanonood siya from Pag kung ano yung na-miss siya, doon siya magsisimula. Kaya late manood, late yung reaction ni Kuya D-Max usually. Ano ba bang ano ko? Sandali, may news, may... Gusto niyo bang mag-usap ng... Tingnan ko yung email ko. Wala na ata ako eh. Oppo Reno. Gusto niyo mag-ESGS? Kaya lang wala ako dun eh. Huawei Watch GT2? Nah, hindi naman topic yan eh. Not worth topic. Cloud Alpha S. Galaxy Fold, pinag-usapan na natin. Kuya Alex, next topic mo, Realme X2 Pro.
May napanood ako review medyo parang ad. Sige na nga, yun nga, Realme. Yeah, 50% sa Acer Predator, pero lumaata yung models ng sale nila. Realme X2 Pre. Saan tayo magbabasa? Yogitech. Tingnan mo si Realme, maganda pa yung design ni. Eh. Maganda pa yung design ni Realme kahit pa paano eh. 6.5 inch Super AMOLED display, 90Hz refresh rate, 1080p, Snapdragon 855 Plus, 6GB or 8GB or 12GB, 64 or 128 by or 256GB. Bakit may UFS 2.1 tapos may UFS 3? 60 par megapixel Samsung GW1, 13 megapixel telephoto, 8 megapixel ultra wide, 2 megapixel depth, 16 megapixel selfie. 3.5mm headphone jack, USB-C, 4,000 mAh battery with 50 watts. Super VOOC! Mula kayo yun, super 50 watts. Pre-order duration for the Realme X2 Pro in China begins today, October 15, and lasts until October 17. X2 Pro available for purchase on October 18 in China. So, 2599 CNY to PHP. 20,000 pesos! Pwede na rin. Ano siya? May notch? May notch siya. Ang ganda ng design. Napaka-simple lang. Napaka-minimalist. Minimalist. I wanna see more. Hindi na ako ma... Realme X2 Pro. Oppo Reno Ace. Okay. Pwede na rin. Ihahabol natin. X2 Pro. Dito na tayo. Pictures. Yeah, that's a nice design. Ah, meron silang signature thingy, Realme X thingy thingy. Yeah, bakit? Why can't people make this kind of simple design anymore? Minimalist. Ang iniba lang ni Realme is yung, syempre yung golden bilog niya dun sa main camera. Diba? Well, what's wrong with this design? Nothing. It's a simple minimalist design. Why can't people make that stuff anymore? Wala siyang micro SD according to this. Headphone jack? Meron. Oppo Reno Ace. Naku po, ano ba yan? So tayo magbabasa ng Reno Ace. Gizmo China. Ganda ba dito sa Gizmo China? Hirap naman basahin itong mga website na to. Snapdragon 855 Plus. 8GB, 12GB, 128 by 56, 6.5 inch. 48 megapixel wide, 13 megapixel telephoto, 8 megapixel, pareho din. 2 megapixel black and white. 4,000 mAh battery. 65 watts! Charging. Psychedelic purple and starry blue. Meron siyang micro SD? Meron. 4K, 30, gyro ace. Front camera, 16 megapixel. I mean... Okay? Magkano si Reno Ace sa tingin nyo?
Problema hindi naman dumarating sa Pilipinas. Magkano to kung Reno? It's, di ba mahal si Reno? $31,990. Tama ba yun? Official ba yun? Anong website na to? Ang hirap basahin. The fuck? Oppo Reno A smartphone prices in Jel, it will be likely $31,990. Mura yun ah. Nasa 25,000 yan. 23,000. What? Eh, hindi ako naniwala dyan. Fake news yan. Kasi yung Oppo Reno, bakit si Reno 2? 30,000 pesos. Snapdragon 730. Ah, si A6600. Eh, kaya lang hindi naman interesting topic yun. A6600. Meron ako nun. Camera, hindi tayo masyadong mahilig mag-news kasi hindi naman maraming interested. Si Kuya KVT Tech, baka ma-interest. KVT Tech. Built for videographer. Oof. Walang pakialam sa videographer. Importanter is selfie. Selfie and megapuckles. Kailangan 90 million megapuckles. IAF, okay. A6600 boasts four internal 4K movie recording in super 35mm format with full pixel readout without pixel binning to capture approximately 2.4 times the amount of information required for 4K movies. So the 6600 is $89,999. And then meron, ano tong... Wait, ano to? Yung M is may lente siguro. Ano yung M? Hindi yung sinabi ko ano kasama. ILCE 6600M. Hindi yung sinabi ko ano kasama nun. Wait. Ano yung IC... Ano yung may M? May lente siguro yung M, I think, but... Wala, hindi nyo naman sinabi ko ano yung... Ayos ang specs ng ZTE Nubia Red Magic 3S. Yeah, si ZTE Red Magic. Ang daming telepono ngayon. Si ZTE yung medyo interesting. Si Red. So, nag-upgrade sila ng ZTE Nubia Red Magic 3 nila. Na dati 855 processor. Ngayon, yung 3S naging 855 plus. Tapos 90Hz display pa rin and whatnot. Hindi, feeling ko ano to. Maganda-ganda lens ito eh. Malamang 18 to 40 na, ito tingnan natin. 16 to 55 to 8. Yan. Yan, maganda yan. Kung ito yung kasama niyang lente, pasado to. 16 to 55 to 8. Constant to 8. That's good. Tingnan natin. Okay, sa pag-aralan natin. Meron ba siyang, yung screen niya, hindi flip screen. Right? Hindi nag-flip yung screen na to. Malamang. So, hindi mo pwedeng vlogging. Ang hirap naman ba? Ayun, may lens nga yung isa. 18-135? 18-135 yung lens? Tingnan mo, pakahirap-hirap mahanapin ng information para lang makita ko ano yung kasamang lens. 18-135? Anong aperture nun? Three, five, five, six.
40,000 pesos din pala tong lente na to. Flip? Paano mo may flip ito? Yung design niya hindi ano. Ano ano? Ah, what the fuck? So, flip over the EVF. yung back LCD niya, lumilitaw na ganito, tapos flip over the EVF. Kaya lang, hindi kompleto yung view mo. Kasi ito nga siya eh, yung picture. Oh. Okay lang, pwede na rin. Pero 80 mil may IBIS ba? Wala siyang IBIS, no? HDMI output, pwede ng 4K 30. Okay. Pucha mo. Wi-Fi memory stick, oh. Multi-slot for memory stick duo SD memory card. Nasaan yung mga ano? Wait. LCD screen, ito. 7.5-inch. Touch panel, yes. Adjustable angle, up by approximately 180 degrees, down by approximately 74 degrees. Stabilization, image sensor shift stabilization. Ah, okay. 5-axis. Wait, what? So is it IBIS? Okay. NFC, wireless LAN, Bluetooth, HD output, HDMI. Multi-interface shoe. Mic terminal, yes, good. Headphone jack, yes, good. All right. Pwede na rin. No comment. Siguro kung bibili ka na lang din, ito na yung bilhin mo. Kung magbibideo ka. 81,000 body. Ang pakit naman nung mabibili mo sa 18 to 135, huwag ka na mag 18 to 135. Magbibideo ka eh. 3556, ang itim, ang dilim nun. Dilim ng lente. Get an 80mm 2.8 or something. May IBIS. Arm to continue business with Huawei. Oo nga eh. Dapat ang Nokia at Motorola mag-improve ng SoC specs at maging competitive pricing nila. Naku po, hirap niyan. Motorola, deads na nga eh. I mean, yes, buhay pa si Motorola pero deads na nga. Wala na bumibili. Si Nokia, mababa ang kanilang earnings. Kasi, Kuya D-Max, kasalanan ni Kuya D-Max. This is October 24, 2019. This is very recent, no? Shares in Nokia tumbled 20% on Thursday after the Finnish telecommunications equipment maker cuts its earnings forecast in the face of it. Ay, hindi. Ano pala to? Hindi ito yung HMD. Wait, ano ba to? Ah, hindi nga. That's not the right one. I thought I was reading the... Huwag na natin pag-usapan yan. Apparently, walang information tungkol sa Nokia phones. Baka makahabol sa Nokia sa specs. Hope so.
Huawei naman, okay. Matindi lang kay Huawei kahit wala sila binibenta sa US. Ah, yun lang, yung differentiating, yung sinasabi, yung dalawa yung Nokia. There's one Nokia na telecommunications business. Yung isang Nokia is smartphone business. So, magkaiba rin yun. Buisit, buisit ang mundo. Magulo ang mundo ng Nokia. Kahit wala sila binibenta sa US ang mga phones, malakas pa rin benta nila. Yeah, malakas sila sa China. So, yun ang tanong. Kasi maglalabas sila sa Pilipinas ng Mate 30, Mate 30 Pro. Parang maganda pa rin mag P30, P30 Pro. Eh. Kaya lang hindi pa rin bumababa yung price. P30, P30 Pro. Why is not go baba the price? 42.5 pa rin. Price as of December to October 26, 2019. Kung naging port, naging 35,000 yan, may interest ako. Nokia 8110. Ano ba yan? Yung Nokia 8110 na remake ba yan? Yung ano, yung... O yung old school 8110 pa. Remake na siguro yan. Yung banana phone. Banana phone. Wing, 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 wing. Banana phone. Banana phone. Meron, ano ba yan? Soraka. Meron ano yan eh. Ano bang pangalan yan? Ah, ang hirap hanapin. Ano pangalan ng YouTube creator na yun? Nakakatawa yung content niya eh. Wow, man. Kasi namatay na yung channel niya eh. Ano ba yun? Manmo. Manmo. Wala na tayong ginagawa ngayon ha, guys. Kung ano na lang ginagawa natin. Arcane 3 yun, yung pangalan ng channel niya. Hanapin natin yung Soraka niya. Copyright tayo dito. Ay, kung naglalaro kayo ng League of Legends, maintindihan nyo. Kung hindi ko hindi ka naglalaro, baka hindi nyo mag-gets. Hindi na pwedeng gumawa ng ganitong content kasi wala nang ano, wala nang league replay feature or yung wala nang custom 3D eclavo feature. Ah well. 2013 content yan. 2013. Look at that. The YouTube of the yesteryears pa yan. The YouTube of the yesteryear. Wala na tayong pag-uusapan mga kuya. Tayo, nalalasing na ako. So, walang ginag... Ano. I'm out of sorts. Yun na lang. That's the term I will use. Out of sorts with life. Hindi ako naniniwalang magpabagsak yung Oppo Reno Ace ng 23,000 sa Pilipinas. Kasi, si Oppo Reno nga, Oppo Reno 2 nga eh, ano eh, 730, Snapdragon 730, presyong ano na eh, presyong 30,000 eh. Paano pa to? Hindi 40 mili to. Reno Ace. Realme X2 Pro is very interesting. That 90Hz display. Si Reno Ace ba 90Hz ba yung display? Eh? Nanda 2? Ang hirap basahin. Design, display. Ilang hertz? Hindi niya sinabi. Whatever, ayoko na magbasa.
Napaka-boring. I'm boring. It's bore. I'm boring. Ako yung boring, hindi yung mismong phone. Ayoko lang sa Vivo SOS nila. Ayoko rin sa Vivo. Ayoko rin yung ano eh. Naalala niyo yung Nokia buy one take one? Alam, limang phones lang yung buy one take one dun. Fake news. De, pero okay lang yung Nokia buy one take one kasi hindi naman sila masyadong lugi dun eh. Magkano yung presyo ng 7.2? Nasa ano, 18,000, 19,000, di ba? E di naging 9,000 pareho bawat phone. Di, benta sila ng dalawang Nokia 7.2 na 9,000 pesos. Di sila lugi dun. Break even lang sila dun. Di, yung specs nila napakababa. Hindi naman ganun kababa yung ano eh. Yung specs nila napakababa. So, yung presyo nila, 9,000. Tama lang yung 9,000 sa Nokia 7.2. Ang lupit ng graphics ng COD Modern Warfare. Yun ba yung remake? Ayokong sa Vivo yung OS nila. Pati sa, hindi, halos lahat. Kahit naman si Xiaomi, ayoko yung OS nila. Pero siguro si pinaka-ayoko is Oppo Vivo nga. Ano pa ba yung isa? I don't remember na yung isa. Color OS. Si Realme, yeah, hindi ko rin masyado gusto yung Realme. Pero mas gusto ko na si Realme OS kesa kay Oppo and Vivo. October 29 pa yung Vivo next. Diyos ko naman, ang dami yung mga kalokohan. Bakit October 29? Mag-ano na? Hollywood na! Hollywood na, Halloween. So, tapos na. Halloween na po. October 27 na, 12:10 a.m. na. Meron ng mga werewolf sa labas. Awoo! Hindi ko alam. okay. Alam mo yung feeling na hindi ka kulang yung ng tulog and ano, medyo kung ano-ano ang sinasabi mo. Parang lasing, pero hindi ka uminom. That's what I feel right now. Medyo parang exhausted na yung utak mo, so kung ano-ano ang sinasabi mo. Yun, that's what I'm feeling right now. Hindi ko alam kung bakit, pero ganun ang feeling ko. That's it for our BTS tonight, ating show. Wala tayong BTS next week, obviously, because it's November 2, no? So, i-announce ko na rin. It's November 2 next week, so zombie walk na mamaya. Tama, mukhang mazo-zombie na ako. Yan muna ang ating show, ating BTS for tonight, October 26, 2019. Yun na nga, hopefully, bangag, yeah, bangag, pwede rin, pwedeng ko. Description ng aking brainwaves. Kuya, pwede bang ma-flash to stock Android yung Xiaomi phones? For example, Note 5 Pro ko. Pwede, but you have to root it, and then medyo matrabaho, and then you have to be very active sa community somewhat. No. If you want to be it's better to be active sa community ng Note 5 Pro for example para makuha mo yung mga routing procedure, ROM procedure, best ROM, mga best apps like kunwari gusto mo magpalit ng camera app and stuff like that. So medyo matrabaho siya. You have to be very intimate sa modding community. If not, pwede naman, but hindi mo lang mami-minimize, maximize yung best performance ng Note 5 kung hindi ka active sa modding community. And ang problema sa ganyan is, yun na nga, there's a little bit of trial and error, kung ano yung maganda, anong gano'n. Kailangan may oras ka para magsubok-subok ng best apps, best ROM, or palit ng ROM, ganyan. So may trabaho din ng konti. Download ng ROM, download ng apps, download ng G-apps, for example. So, kailangan mo ng konting oras and then a little bit of patience and a little bit of pagiging active sa mod community para ma-maximize mo yung ganyang type of modding. But pwede naman. Pwede mo i-flash to stock Android mga yan. Zombie run na lang, cardio mode. Ano yung zombie run? Game ba yan? What's up, Kuya Lionel?
Have a great weekend, sabi ni Kuya Daryl. Have a great weekend din sa inyong lahat. Ikakat ko na ang ating show dahil yun na yun. Happy Unda sa inyong lahat, or have a nice weekend na muna, and then hope to see you again in November, but not November 2. Pagbisita nyo sa inyong loved ones or kung ano mang gagawin nyo sa Ondas, kayo nang bahala. And that's it for our show, October 26, 2019. Maraming salamat sa pagpapanood. Ako si Alex, si Kuya Alex from thetechnoclass.com. That's in our big time show for today. See you guys next time. Bye bye. Sabaw. Pwede rin sabaw. Bangag, sabaw. Alam niyo yung mga terms na yun. Maglalaro ulit siguro ako ng ano. Mara, tinsubukan ko kasi tapusin yung buwisit na Ghost Recon Breakpoint. Para gawa ng review. Hindi ko lang alam kung hopefully magawa ko ng review. Kaya lang di man popular yung gaming review sa ano sa channel ko. Pero pinaalam ko na sa Ubisoft eh. So, o nga pala, ESGS. Punta kayo kung interesado kayo sa ESGS. Bye-bye! Send 0.5. Yeah, yung